channel. So ngayon guys, maghihilot ako ni Lola. Hapon na po dito sa Taiwan, kakatapos lang po ni Lola mag-dinner. So from bed, nilipat ko siya doon sa wheelchair, yung may butas na wheelchair. Pinaupo ko siya doon ng 25 minutes or 30 minutes, ganyan, para po makaihi siya ulit, kasi kanin siya natulog, tapos hugasan po, lilinisin natin si Lola. Kago po ang lahat, ayan. Bibipin natin muna si Lola at i-check natin yung temperature niya. Kasi ano na dito, hapon. So, si hapon na, tapos lang ni Lola mag-dinner. So, hindi ko siya agad patulugin sa bed kasi mayroon, binibigyan ko po siya ng 30 minutes. 30 minutes sa isang wheelchair para mag-ihi from bed to wheelchair, yung isang bed, isang wheelchair. Tapos ito naman, pagkatapos doon, hindi pwedeng masyadong matagal doon sa wheelchair na yon. Kasi ano lang, purpose doon para umihi lang siya. Ito naman, medyo pwede siya matagal dito, kahit 1 hour siya dito, manonood siya ng TV. Ayan, so, kakatapos lang ni Lola kumain, so bibigyan ko na naman siya ng ano oras para manood ng TV. Habang nanonood siya ng TV, is mamassage ko po siya from abaga. Abaga tawag nito. Ano tawag niya ay? Abaga ba? Kani abaga. Abaga. Dra. Padre sa punta sa detail. Hirot na to si Lola. So magamit tayo ng lakas karon. Bago ko po siya ay bago po siya mag-dinner, talaga kailangan okay na po yung okay ba yung malinis na po si Lola para maganda naman yung fresh or hindi siya irritable. Ganun po. Kasi pagka hindi natin hinugasan, kasi galing siya natulog sa tanghali, tapos nakaihi na siya sa diaper. So, syempre, kailangan natin linisin si Lola doon. Nilagay ko siya ng 30 minutes doon. And then, pagkatapos doon, kasi hindi siya pwedeng, ito wheelchair kasi isa, may butas. Ihian talaga niya yan. At dyan din si Lola, dyan din si Lola nag-CR. Yan, ganyan. And then, pagkatapos doon, nililipat ko siya dito sa wheelchair na ito, kasi itong wheelchair na to, pwede si Lola magtagal dyan, kahit 1 hour, habang manonood ng TV, and dyan ko po siya pinapakain. So, ngayon guys, hihilutin ko si Lola dito sa wheelchair na to. Kasi usually ang ginagawa ko is, nasa bed ko siya hinihilot. Pero ngayon, habang manonood siya ng TV, hihilutin ko siya dyan. Kasi medyo mabilis siya kumain sa dinner ngayon. Kasi, ewan ko, kasi medyo si Lola kasi minsan, matagal po siya kumain. Hindi po araw-araw na ganado siya kumain. Meron ding araw na hindi siya gaano nagbubuka ng bibig, kaya ini-injiti ko po. Ayun, so, may oras akong maghilot sa kanya ngayong, pagkatapos ng dinner. And then, pagkatapos nun, ililipat ko dahil kasi hindi ko po siya pwedeng pagkatapos kumain, lalagay sa bed. Pagkatapos ng kain, meron akong binibigay na 30 minutes bago na naman ilagay doon sa bed. And then pagkatapos guys, bago ko po hihilutin ang Lola ko, ibibipin natin si Lola. I-check muna natin yung blood pressure and then yung ni Lola, yung temperature. And then pagkatapos ng massage, bago po siya matulog kasi meron siyang gamot na 3 times a day. So bakit ngayon, i-check ko muna ang blood pressure and then temperature ni Lola. Ayan, so ito yung ginagamit na pang check sa blood pressure ni Lola. Ito po. And ito. Temperature. Ito yung thermometer. Thermoscan. Ito yun. Ito yung mga bago siya hilutin, bago siya patulogin. Ilang beses ko po ito ginagawa. Ito po yung ang ginagawa ko dito is pagising. Tapos at tanghali, ito po chine-check ko po talaga ang blood pressure ni Lola. And, syempre, bago maligo, bago siya paliguan, kasi, ganun po yung ginagawa ko eh. Para alam ko na yung, yung blood pressure niya is normal lang, ganyan. And then, temperature, ito din, bago siya maligo, check ko pa din yung, temperature ni Lola bago siya maligo, para alam natin na normal si Lola, normal lahat, kasi si Lola hindi po nagsasalita kung may sakit ba siya, may nararamdaman ba si Lola. Hindi po na si Lola nagsasalita. Kayo na lang, ako po yung talagang nag-check ni Lola. Tapos, ayun, pagising sa tanghali, ayan, chine-check ko na naman. Protein lang talaga, as in protein lang siya.
bago matulog, ganyan. Ayan, ito, kasi bago siya matulog, ayan, bago po hilutin, kasi gabi, twice a day, ko siya hinihilot, gising sa umaga, minamasahe ko yan si Lola, and then, bago matulog, minamasahe si Lola, para, ayun, makapag-circulate naman yung dugo ni Lola, kasi si Lola talagang hindi na siya nakagalaw. So, check ko na po si Lola, para makapag-hilot na tayo. Uy, mama, ay ni. So, okay na. Pag-agawin natin. Paghihilot na ako ni Lola kasi pagkatapos ng ganito, nilalagay siya dito, ganyan. Ah, amo ha? Amo? Langga kayo. Kasi hindi na siya nakagalaw-galaw kasi eh.穿过这片森林，而我就是其中之一。我第一次穿过时，我手中只有一把匕首跟坚果，而且还有机器管严。好，爱你了，谢谢你搭了这座桥，我确定我可以带大家穿过。乌龟，往那边。
把前面的凸起切掉才好走，手工是多粗糙啊！ 很多年前买了这张地图，这是通过村民的关键，而且安全。嗯，谢了。但是 twice a day, hello. Bigyan ng 45 or 35, 40 minutes, ganyan, pwede. Pwede na yan. Basta nahilot po siya sa isang araw, dalawang bisis. Ito na po yung, ano, yung gamot ni Lola. Piniga ko na siya dito with lukewarm water. Piniga ko na siya, tapos i-NGT ko po ni Lola. 看来我碰到竞争对手了。地图只是我喷出热水的地区。ingatan po na hindi makapasok ang masamang hangin. Ayan guys, that's all po. Natapos ko na po yung pag-massage ng lola ko and papainom ng gamot and then pag-check ng temperature and then pag-check ng blood pressure. Okay naman po, normal ang lahat. So, kailangan po talaga maging normal ang lahat para po wala pong aberya sa pagtulog. Eh, si Lula, talaga napaka-sensitive yung Lula ko. Alagang-alaga, focus ko sa kanya. Since, that's all guys. Ito lang po yung mai-airy ngayon and maipalabas ko. Next vlog, ikasama ko pa din si Lula. Tungkol pa rin po kung paano mag-alaga ng matanda. Tungkol pa rin po kung ano yung buhay maging isang caretaker, taga-alaga, caregiver. Tungkol pa rin po doon hanggat nandito po ako sa pamamahay na ito, hanggat hawak ko pa po si Lula, hanggat nasa kontrata ko po ko yan. So, ayan guys, kung bago ka lang sa channel na ito, huwag po natin kalimutan na subaybayan po ang kaganapan namin dalawa ni Lula bilang taga-alaga and bilang isang worker ni Lula bilang taga-alaga ni Lula. Ayan. So, bilang isang OFW, ayan, huwag po natin nakalimutan and like and subscribe to my YouTube channel para po update tayo sa mga panibago kong uploads. Every twice a week po ako nag-update sa YouTube ko and then sa video kasi busy and hirap din. So, like, comments, and share. Thank you sa lahat. Lahat po ng nagsusubaybay. And that's all for guys. That's all guys. Bye and see you on my next video.